hapon pa lang malakas na yung hangin eh. Kaya maaga pa lang nasa loob na kami ng bahay. Alauna siguro kumalabog na yung bahay kasi malakas talaga ang hangin eh. Pagkalabog kasi doon kami natulog sa isang kwarto lang, dalawa yung kwarto namin, pero hindi na ako natulog doon sa kabila dahil sa lakas ng hangin pumapasok din yung tubig. Maanggi, tapos doon kami natulog. Pagising namin sa umaga, tulo-tulo na yung binagsakan ng sanga malapit doon sa labasan ng konti ng kwarto namin. Yung libro ko, maraming nabasa. Hindi man lahat-lahat. Kasi andun yun sa gilid na sa simento. Ito magilid yung simento na dahil sa bagbagsak ng sanga. Pag tagilid yan, nagkalaglagan din yung mga libro. Ayun ang nagkandabasa. Yung mga yero na namin na sa gilid, yung nagkaliparan, nanap namin doon sa kapitbahay na pinulot namin. Hanggang ngayon nga, nandun pa yung yero bandang labas namin, hindi pa namin naibalik. Siguro mga kulang-kulang 1,000 kilos din yung sanga ng laki ng sanga eh, na bumagsak. Tapos yun, nagpatulong na lang kami, pinutol namin yung mga sanga doon sa taas. Yun, tapos umikot-ikot ako, ang daming puno na nagkatumbahan. Na lulukot din, siyempre ang aming bahay na daganan ng ano. Tapos tumagilid, so panibagong gastos na naman dahil yung materyales, siyempre napakamahal na ng materyales ngayon. Nag-iisip din na paano itayo uli, ayusin uli. Pero praying naman, nagpipray naman kami na Panginoon na magpo-provide. Salamat na lang din na hindi kami nasaktan o walang masamang nangyari sa amin. Sabi ko nga, gawin na nating bakal yung bahay, tapos yung sa tabi ng bahay na may puno, sabihin na na pwede putulin na yung sanga para hindi na maulit. Sabi ko pa rin mapalad pa rin dahil bundok dito, taas, hindi katulad sa iba, talagang ubos yung gamit nila na mga appliances. Ang malaga, bumangon tayo, tumingin tayo sa Panginoon palagi. Magtiwala lang sa Panginoon kasi yung mga bagay na yan, nilipas lang din naman yan. Hindi natin alam na bukas, wala na rin yan, alisin na rin. Tanggapin natin kung ano ang pinapahintulot ng Panginoon kasi hindi naman mangyayari kung hindi pinahintulot ng Panginoon. Napasalamatan ko Panginoon dahil binigyan niya ako ng pamilya na mamahalin at mamahalin din ako. Yung mga anak namin na lumalaki na sila at sa biyaya ng Panginoon, yun, binigyan ako ng Panginoon ng mga anak na malalambing din. Yun isang malaking blessing na kasama ko yung pamilya ko. Nagtutulungan kami, nagdadamayan din kami. Pinapasalamatan ko ang Panginoon, una-una yung TMP tumutulong sa amin. Kasi kung siguro, hindi ko alam kung wala ang TMP siguro, baka. Pero salamat sa Panginoon dahil andun yung TMP na tumutulong sa amin. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagtugon sa aming panalangin at salamat din sa TMP kay Brother Rex, sa inyo po na patuloy na sumusuport sa amin, sa inyo pong effort na kami ay maabot din, magpalain din kayo ng Panginoon. Maraming